at tamang pananampalataya. Kahilang ama, tinataas ko bawat isa, bawat pamilya, ganun din po ang mga may kahilingan sa sandaling ito. Ang kapatid na dahil ng kanyang ama ay mayroong sakit, iyo pong pagalingin ang kapatid namin ito. Ang kamay mo ay iyo pong iabot sa kanya ngayon. Maramdaman po niya ang kapangyarihan ng kagaling sa pangalan ng Jesus. Ganun din nakilang Diyos ang kapatid na baby, ang kanya pong katawan na iyo pong gawing makayad ng mahusay. At mayroon pong mga bahagi sa katawan ito na mayroong kahinangan, mayroong kakulangan sa pangalan ng Jesus. Palitan po ito ng kabutihan, maging barkas po siya at makasama namin sa susunod na pag-aaral. Ang kapatid na ako, nakilang Diyos, ikaw ang nakilang manggagamit. Tutunawin mo po, Panginoon, ang mga sista ito sa pangalan ng Jesus. At dideklara po namin, we declare in the name of Jesus, that this cyst will be gone in Jesus' name. According to the power and according to the manifestation of the Holy Spirit, take hold of this life, Lord. Sister, come in me and you will be healed in Jesus' name. So, meron po mga special requests, Lord, for their work, for their family, and more importantly, for their spiritual journey and deepening. In the name of Jesus, I speak that they will receive provisions from them. Because this is our prayer. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi na, Amen. God bless you po. See you next Sunday. Reminder po, ano, yung married couples, I hope na hindi na pala, mag-meet na pala tayo on the 28th. Sa next Saturday na yan. Sa Friday, wala po tayo. Next Saturday, doon po tayo kay kapatid na attorney, engineer, and attorney Karin. Grasa. Yung po yun sa Fernview, please bring your own, ano ba yan? Pot dinner. So share po tayo, but make sure that you will be there, mga kapatid. Yung married couples fellowship. Pwede po ba yun? Okay, so thank you so much. See you then. God bless you and have a blessed week ahead. Amen. Yeah.